Kasi kanina na-mention niyo na hindi kakayanin to ng kay lang. So, is the project open? Kasi I think hindi naman kakayanin ni Sir Dexter lang na siya lang yung nagbibigay. Is the project open for other Dex Villamin na nandyan out there? Parang to collaborate with. Thank you for the very wonderful question. That's the reason why. Actually, ito po yung dahilan. Ito, maybe this is better. Sorry, hello. Kaya nga po ay nagkakaroon tayo ng ganitong event. Basically, because we want to call others to participate. Hindi po kaya ni Dexter. Actually, hindi naman actually role ni Dexter to provide socio-economic development. It's the role and the mandate of the government. Dito po, the government is now committed. Through DSWD, sila po ang maghahakot ng 49 agencies, and sabi nga kanina secretary, to help the Air Forces, and Navy Border Farm to facilitate. Kasi po, pag isang agency lang po dito, pag na-drain po ang resources, hindi po maging sustainable yung project. Dito sa ganitong pagkakataon, the DV Power Farm is also calling upon other investors who might invest on the microfinancing program that might pour in funds in order to support these communities. Meron pong marketing plan na nakagawa po si Dexter dyan na para yung man ang unang investor naman ay may return sila. Pero dito sa pagkakataon na ito, ang pinakamaganda po dito ay hindi lang po DV Power Farm ang kilikilos. Yung part lang po, may kanya-kanya po kaming strength, may kanya-kanya po kaming role sa armed forces. Kami po ang may role doon sa security. I-clear namin yung mga barangays na na-identify po namin. Kami po ang mag-organisa po sa mga community, which is katulong po namin o din ang DSWD na kung saan siya po ang mag-align na ibang mga agencies. Halimbawa, sa barangay Coral ni Lopez po ng Lemery, example lang po, ang problema po nila ay hindi po dagat kasi wala pong dagat, nasa paanan po ng Mount Patulaw yan. Pero sila po ang inadaing nilang problema doon ay tungkol sa lupa. May lupa na kailang na may issue sa lupa. So ngayon, through Rudy sa ganitong convergence, ang DSWD, through the help of the Department of Agrarian Reform, sila po ang maging katuwang ngayon para bigyan ng solusyon yung problema sa ownership ng lupa. Para yung mga farmers, magkakaroon po sila ng pagkakataon na maibalik yung kanilang lupa. Pero hindi po tayo titigil doon. Kasi po, kahit may 100 hektaryang lupa ka, pag yung lupa mo ay walang produkto, ang ending po dyan ay maibibenta lang kung yung lupa doon sa mayayaman maging squatter. So ganito po, sa mangyayaring ganon, kami po ang magtutulungan para ma-recover yung lupa. Si Dexter naman po, through DV Bower Farm and his sub-farms, sila po ang mag-provide ng livelihood para yung mga tao doon, ng farmers doon sa mga barangay na yon, sila po ay magkakaroon ng pagkain araw-araw. Matandaan po namin, sustainability po yon. Matandaan po natin nung nakarang Agosto, doon po sa Tanawan, sa bahay po ng tatay niya, kay Secretary Dennis Hernandez, meron pong 12 na MP na sumurrender dito po sa Kalatagan. Kinausap po namin isa-isa yung mga MP na sumurrender, iisa lang po ang pinaka bottom line, rationally kung bakit sila sumama, socio-economic problem. Wala po silang, gusto nilang umunlad pero wala silang oportunidad na umunlad. Gusto nilang magsikap pero kahit dublihin yung sikap nila, wala naman silang kikitain kasi nga walang oportunidad na tumulong sa kanila para magkaroon sa nila view. In this case, through DV Bower, ito lang po ay actually model lang ito yung concept. We are trying to promote this concept of convergence. Kasi po, ang pangarap po namin ni Dexter, pangarap po namin ni ASEC, ito po ay magiging national o nationwide ang kanyang scope. Ngayon po, imagine po na paghalimbawa, sa ganitong paraan po sa Batangas, kaya-kaya na po natin na lusawin yung insurgensya dito, lahat ng barangay na kung saan talagang totally mahirap, mabigyan natin at mapataas yung antas ng pamumuhay. Pag nagawa po natin to at ma-replicate po to sa iba-ibang probinsya sa buong Pilipinas, yung problema po sa insurgency tapos na po within a very short period of time. Tandaan po natin, ang pinaka, hindi po kaya. Parami yung nakausap ng NPA na sumurrender. Sabi nila,
Sir, sa ganitong proseso na ginagawa nyo, hindi kayang tapatan ng isang corrupted na ideology katulad ng komunismo ang isang socio-economic development. Ang dala po namin ng aming super friendship, yung convergence namin, ang dala po namin dito, ang banner po namin pinaglaban dito ay socio-economic development. Hindi po armas, hindi po bala, hindi po tangke o plano. Ang dala-dala po namin ay socio-economic development. Pagamat kami ay nakainiforme, kami po ay isang community organizer. Kami po isang community organizer na bababa sa mga barangay para tulungan sila para mapaunlad yung antas ng pamumuhay. Pag nagawa po namin yun, tapos na po ang problema natin sa counter-insurgency, sa insurgency. Maraming salamat. Congratulations po. Thank you. Any more questions? Yes, ma'am. I'm Atliamit. I'm from the Daily Tribune. I'd like to ask briefly if you can tell us about your story. You have an interesting story, sir. I've heard you used to be an executive pastry chef, and so what happened between that time and until you founded the Boer Farm? And also, if I may ask, you have a interesting nickname, Dexter, but your name is Mr. Soliman. How did you come about with the nickname? The better thing to do is to ask my father about my name. But before I was born, he's calling me Dexter from the womb of my mom. So, but he wants me to be the junior dahil ako yung pangalawang lalaki. We are 9 siblings. And gaya po na sinabi nyo, I am a former executive pastry chef, OFW, no? Na nanirahan sa Thailand for 7 years. And in my stay outside the Philippines, in Thailand, I've seen the country from the outside. Pag nasa labas ka, ibang point of view, di ba? So akala natin tayo ay maganda. Yun ang sinasabi na ang Pilipino magagaling. Dito lang nag-aral ang mga ibang bansa ng agriculture. But when you go outside the country and you look your country from that point of view, nakaramdam ako ng awa. No? Naawa ako kasi ang mga Thai people, although they are not Christian country, hindi sila naniniwala sa Diyos, pero mas mababa ang crime rate sa kanila. Basically because of their way of life. Ang minimum wage po ng Thailand ay lower than Philippines, but they're happy people because mura po ang pagkain sa kanila. Ang unemployment rate po sa kanila ay 0.8%. That is close to nothing. So they have sense of pride na hindi mo sila basta-basta sipain kung gusto mo o ayaw mo na sa kanila. They will really leave your company. If you don't love them and they don't love you, they gone tomorrow. Because tomorrow, they can find another job easily. So, ito pong ganitong pamumuhay ay na I was fascinated by this. And sabi ko, bakit kaya ganun? And I studied and I found out two main things. Marami silang livelihood. Number one ang gagaling sa tourism. Thailand is number one in tourism in Southeast Asia. Magandang business yung tourism kasi titignan lang nila yung mga bundok mo, yung dagat mo, wala silang pupunin, and then ansa sila, di ba? Wala kang pupunta. Kumbaga sa ano, nandun na yung natural. Ang Pilipinas po ay hindi pa huli sa Thailand in terms of natural beauty. And secondly, yung agriculture po. Napakaunlad po ng agriculture sa Thailand. Sila po ay number one sa Southeast Asia, sa rice production, sa chicken, sa egg. Ang branding nga po ng Thailand ay kitchen of the world. So, doon po sa dalawang elemento na yon ay kaya ang mga buhay ng Thai people, bagamat simple, ay maligaya sila at mapayapa. Ayun. So, I decided to go back home and start my own agribusiness. But I have brought with me ideas on how to improve the system. Kasi it's the agriculture is good, but it's lacking business element. Para sa atin ang agriculture business ay lugi, no? Which is not the case. Kinakailangan lang mailagay sa tamang perspective, business perspective ito, para maging profitable po sa ating lahat. So that's what I did, and I was recently awarded as the Philippine Chamber of Commerce in Japsia Entrepreneur of the Year 2018. From the very first time, ang nanalo dyan ay nanggaling sa agriculture. Normally, ang nananalo, technology, industry, services. Pero ngayon po, because of God's grace, tayo po ay nabigyan parangal galing sa agrikultura, isang magsasaka. Ayun po. Marami pa po ako story, hindi po tayo matatapos. Pero that's the main.